Hi mga ka-plant buddies! Ito na naman ako, magbibigay ng tips and hacks sa inyo. O, kasama ko si Pretty Patuma. Siya si Adinium ko, Pretty Patuma. Ang ganda niya. Nilalagyan ko siya ng tea bags. Tea bags. Every 10 days. Okay po, let's start. Ito po yung topic natin. Si tea bags. Ang paborito ng mga nagda-diet, tea bags green tea. Oh, ayan po. Ayan, tea bags. Ayan, tea bags. Ito yung iniipon ko yung mga iniinom ko. Paminsan-minsan lang naman ako umiinom, pero nanghihingi ako sa mga kakilala ko na mahilig sa ano sa tea. Oh. Ito yung mga nagamit na tea, binilag ko to. Tsaka nilalagay ko dito sa aking tanim. Ito, na-expired na na tea. Na-expired na tea kaya ginamit ko. Galing pa tong Canada ata. Salamat sa nagbigay sa akin diyan sa kapitbahay ko yung mga ingada. Thanks Maninay. Ito, binigay sa akin kasi to, may benefit sa akin tong tea na to. Maraming maibibigay sa akin to. Okay po, explain ko po kung yung mga nutrients na makukuha natin sa tea bags. Sa tea, any tea po, kahit green tea or green or yellow label or ganyan. Tulad din siya ng ng coffee. Coffee itong mga coffee ko. May tindahan kasi ako. Ito mga coffee ko na na-expired na siya. Kaya yung ginagawa ko, sayang lang naman pag itinapon kasi yung coffee, magandang nagbibigay ito ng nitrogen, phosphorus, potassium, sim ng tea sa ating mga tanim. Kaya hindi ko ito tinatapon kaya hindi nasasayang yung mga natin. Hello, Panpan. Hindi nasasayang yung mga ko. Paninda ko, sayang lang naman pag itinatapon mo itong mga expired na. Kaya may use pa to sa tanim. Malaking tulong to sa mga tanim. Itong mga, wow. Mga expired na coffee grounds. Anyway, hindi po ito yung topic ko. Next topic ko pa to yung coffee. Sa tea muna tayo. Ito yung mga makukuha mo sa Hello Alice, hi. Hi. Ito yung makukuha mo sa hello. Yung mga kids, ito yung makukuha mo sa tea. Yung nitrogen according sa na-research ko, yung makukuha mo sa tea ay ay nitrogen 4.4 daw, yung 4.4% daw yung makukuha mo na nitrogen sa tea. Yung phosphorus naman ay 0.25%. Yung potassium naman ay 0.24%. According po yan sa na-research ko sa Google. Kaya yun lang po, ni-research ko po siya. And yung mga ini-explain ko po based on my observation and research po. Kasi ina-apply ko din 'to bago po i-share sa inyo. Kasi po, mahal ko po kayo, kaya yung mga plantita dyan. Kaya sa mga plantita dyan, kung gusto nyo gumanda yung mga tanim nyo, kahit hindi po ako expert, nagre-research ako, at yung mga tanim ko, kahit next iba-vlog ko po yung mga tanim ko, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-healthy yung mga tanim ko. Ginagamitan ko lang siya ng mga organics, like ito, tea bags, at yung mga yung mga leftover na yung mga expired na coffee grounds. Tsaka yung mga next kong vlog magagawa din po ako ng yung sa mga organic materials, organic compost. Pero sa tea muna tayo. Tea muna. Yun yung na-explain ko, tapos na po yung makukuha natin doon. Yan. At yan yung tatlo yung kailangan ng mga tanim natin, yung nitrogen, phosphorus, at saka potassium. Kasi yung nitrogen kasi yan yung yung nagpapalago ng ating mga tanim, nagpapaganda ng kulay ng green, good green color sa ating mga tanim. Pagpaganda ng kulay ng ito mga leaves. Yan ganito.
Yan, yun yung function ng nitrogen sa ating mga tanim. Greener, green, green. Yan, nagigreen. Good green color of the plants. Then sa phosphorus naman, yung phosphorus naman, nagtumutulong yan. Okay po, balik po tayo. Nadidistract ako kasi nagbabatay ako ng tindahan. Pasensya na po. Ito, patuloy natin na sa, saan na ba tayo? Nasa phosphorus. Phosphorus. Yung nagbibigay ng, nagkakaroon yung plants ng buto, ng flower, at saka fruits. At saka nagkakaroon ng fruits yung plants. Ang last ay potassium. Ang potassium naman ay pampatibay ng mga stem ng tanim at mabilis mapalaki yung tanim. Yung stem, ganito. Pampatibay siya ng stem. Yan yung function ng potassium sa ating mga tanim. Pwede din itong ilaga sa gabi, overnight mo siya, then kinaumagahan, direct dilig na sa halaman. Yung mga twin buddies, ipapakita nila kung paano yung pagbaon ng mga tea. Ito po yung piniprepare kong lupa at pinaghahandaan kong taniman ito. Kaya, before ako magtanim, ibabaon ko muna yung mga tea dyan para malayo sa mga insects at saka mga pisti. Yan lang yung paglagay. Ibaon nyo lang sa lupa. Dyan, ibaon nyo dyan. Yan yung pinaghahandaan ko na taniman ko yan ng gulay. Kaya yan yung mga twin buddies. Twin buddies na kapartner ko sa aking plant vlog. O yan, ang sisipag oh. Yan. Hi! Mag-hi muna kayo. O ano yan, Francis, mag-hi ka. Basang-basa ka na. O Francis, mag-hi ka. O Alice, mag-hi ka. Alice. Yan yung ano. Ipakita mo yung ano, yung tea. Para maging updated sa aking mga videos, mag-like, share, comment, and subscribe. Bye muna mga ka-plant buddies. Next vlog ulit. Kaya kung meron kayong katanungan about sa plants, mag-comments down lang. At itatry nating sagutin. Mag-research ako. Bye-bye! Francis. See you on my next vlog. To kept updated. Subscribe, like, comments, and share.